Thank you.
Ivan Facebook. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. Good evening naman sa kapwa ko Pinoy dito sa US. Kamusta po kayong lahat? Sana naman po ay ligtas at nasa maayos tayo lahat, pati na rin ang ating mga kapamilya. Kung okay tayo, pwede bang palike naman itong live video natin at i-share natin sa ating mga kapamilya? Event po na ito ay isang joint project na Circa Pintig at Concerned Artists of the Philippines. For those of you who aren't familiar with Circa Pintig, we are a theater organization based here in Chicago about to celebrate our 30th anniversary. We engage with immigrant communities and work for social justice and transformative change through theater. Ang Concerned Artists of the Philippines naman ay isang mass organization ng mga artists and cultural workers dyan sa Pilipinas. Since 1983 pa po itong CAP. At mula noon, ang Concerned Artists of the Philippines ay isa sa mga grupong talagang maasahan natin to defend and fight for our right to speak and to express. Therefore, we at Circa Pintig are very honored na mga partner ang CAP sa project na ito. In fact, this is our second joint online event already. After the first one, we felt na we needed to follow up with another kasi hindi ito ang panahon para tumigil at manahimik tayo. And I'm sure you'll agree. Nitong 2020, nakita naman natin how despotic leader can be so callous to the sufferings of our people. Walang pinagkaiba si Duterte at si Trump. Both of them have failed. As in, cinco sila, Ginger. Alam mo ba ang ibig sabihin ng cinco? Grading system yan sa Philippines ng college. Pag cinco, ibig sabihin, you failed, bagsak. Ang one is, uno is yung A student. Si Trump and Duterte ay maliwanag na cinco. Kaya, in terms of how they responded to the COVID-19 pandemic, especially, cinco sila, bagsak sila. For example, the video you saw from the start is titled Sakahan or Field. Made last October by artists based in Quezon Province, it shows an outdoor.
sunod-sunod na political repressions na nakararanasan ng ating mga kababayan. Kaya very fitting ang title ng ating event ngayon, Piglas. Chip, ano bang piglas? Piglas ay napakagandang word yan, Ginger, kasi yan ang struggle ng tao. Ito ay, if you can imagine, a bird trying to set himself free. Pagpapalaya sa sarili, pagpipiglas. I ang see. Struggle ng isang creature. Oh, sige, I like your shirt. It's very fitting also for our event. Piglas. Dahil ang gusto natin makapiglas na mula sa iba-ibang ways of oppression. Ang gusto ng US Duterte, tumahimik tayo. Gusto nila mahinga tayo, pero hindi natin papagyagan yan. Tama? Tama. Kung agree kayo, please write something sa comment section. A solidarity message para sa lahat ng mga patuloy na lumalaban para sa ating mga karapatan. A message that we all need sa panahon ito. Babasihin namin ang inyong mga comments as we continue the program. Hanggang mamaya. For our online event today, may mga ihahandog po kami sa inyo today na mga mensahe, awitin at ibang performances na magbibigay sa atin ng inspirasyon na ipagpatuloy ang ating laban. And to start off, pakinggan natin ang ilang bahagi ng 1943 essay na Freedom from Want na sinulat ng Filipino novelist, poet, at activist na si Carlos Bulosan, the essay from which inspired the subtitle of our event. Bulosan migrated to the United States from Pangasinan in 1930, chronicling the lives and struggles of fellow migrant workers in his writings, such as this essay and in the classic novel America is in the Heart, 1946. Babasahin ito ng award-winning Filipino director na si Carlitos Siguion Reyna. Afterward, we have director, actress, writer, and activist na si Bibeth Orteza, who will give her rendition of the poem Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan, written in 1930 by Filipino writer and labor leader Amado V. Hernandez. Bibeth rereads this poem in light of the arrest and continuing detention of playwright and activist Amanda Echenis since December 2nd. This is followed by a message by poet and journalist Jose Pete Lacaba, one of CAPS' founding members, to the Free Amanda Echenis Network recently in Quezon City, and a poem from Maya of Malaya Movement here in Chicago. Let's watch these videos. If you want to know what we are, look upon the farms or upon the hard pavements of the city. You usually see us working or waiting for work and you think you know us. But our outward guise is more deceptive than our history. Our history has many strands of fear and hope that snarl and converge at several points in time and space. We clear the forest and the mountains of the land. We cross the river and the wind. We harness wild beast and living steel. We celebrate labor, wisdom, peace of the soul. Kung tuyo na ang luha mo, aking bayan, ni Amado V. Hernandez. Lumuha ka, aking bayan. Buong lungkot mong iluha ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa. Ang bandilang sagisag mo'y busabos ng ibang wika. Ganito ring araw ng agawan ka ng laya, 13 ng Agosto, ng saklutin ang Maynila. Si Randall Echenis ay tinorture muna bago patayin
isang madaling araw ng Agosto taong ito. Nasa punerarya pa. Binawi, nilipat sa ibang punerarya at baka hindi raw siya. Kahit na kinilala na at na ID ng asawang si Linda. Lumuha ka habang sila ay palalong nagdiriwang. Sa libingan ng maliit, ang malaki may libingan. Katulad mo ay si huli na aliping bayad utang. Katulad mo ay si Sisa, binaliw ng kahirapan. Walang lakas na magtanggol, walang tapang na lumaban. Tumataghoy kung paslangin, tumatangis kung nakawan. Si Emmanuel Lacaba ay napatay sa Mindanao noong 1976. Buhay pa kahit sugatan nung nagpasya ang mga humuli na patayin. Aktivistang bumaliktad pangaraw, ang inutusang magkalabit sa gatilyo. Nakilala na lamang siya ng inang si Fe sa pamamagitan ng mga nunal niyang nagagkatipon sa balikat. Iluha mo ang sambuntong kasawiang nagtalakop na sayo'y pampahirap sa banyagay pampalusog. Ang lahat mong kayaman ay kamal-kamal na naubos. Ang lahat mong kalaya ay sabay-sabay na natapos. Masdan mo ang iyong lupa, dayong hukboy nakatanod. Masdan mo ang iyong dagat, dayong bapor nasa laot. Ito na naman. At nangyayaring muli. Kaliwat kanan ang panghuhuli, pandalakip at pagtatanim ng ebidensya. Dinampot si Reyna na sino na may anak na pasusuhin. Ibinigay ang anak na si River sa kamag-anak, nagka-COVID ang bata, namatay ang nanay, pinusasan, bagamat may pahintulot ng korte na dumalaw sa lamay ng anak, ilang oras lang ang ibinigay. Nakaposas pa siya. Kailan lamang, eto na naman si Amanda. Anak mismo ni Randall Echanis. Pamangkin ni Eman. May anak ding pasusuhin. Anak na pinangalan ng Randall Emmanuel. Lumuha ka kung sa puso ay nagmaliw na ang layon. Kung ang araw sa langit mo ay lagi nang dapit hapon. Kung ang alon sa dagat mo ay ayaw nang magdaluyong. Kung ang bulkan sa dibdib mo ay hindi man lang umuungol, kung wala nang maglalamay sa gabi ng pagbabangon, lumuha ka nang lumuhat ang laya mo'y nakaburol. Ang buong pangalan ni Baby River na sino ay River Emmanuel. Ang nangyari ba sa kanya ay mangyayari rin kay Randall Emmanuel? Hindi na pagkatiyap, hindi na pinagtiyap ang pagkakapareho ng kanilang pangalan. Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God is with us. Kasama natin ang Diyos. May kahulugan ang pagkakapareho ng mga pangalang ito. Kasama natin ang Diyos. Maari bang wag nang paglayuin ang mag-inang Amanda at Randall Emmanuel at bagkus ay palayain? Sabi ng mga red taggers, may natagpuan daw kasing mga ebidensya pero utang na loob.
Maglimi naman tayo at mag-isip sa panahong ito ng sunod na panghuhuli ng mga aktivista, sino sa kanila ang basta maninirahan sa isang bahay o apartment na hayagang pinalilibutan ng mga baril at explosive na parang naupong na lang sila at naghintay na mahuling may ebidensya. Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Huwag tayong magkait. Huwag tayong magdamot dahil ang kalupitan ay nagbubunsod lamang ng higit pang kalupitan. At kapag nangyari yon, ang tatatak na lamang sa kaisipan ng mga tao ay ang huling saknong ng tula ng ating pambansang alagad ng sining na Amado Hernandez. May araw ding ang luha mo'y masasaid matutuyo. May araw ding di na luha sa mata mong namumugto ang dadaloy kundi apoy at apoy na kulay dugo. Samantalang ang dugo mo ay aserong kumukulo, sisigaw kang buong giting sa liyab ng libong sulo at ang lumang tanikala ay lalagutin mo ng punglo. Palayain si Amanda Lacaba Echadis at ang kanyang isang buwang pasusuhing sanggol na si Randall Emmanuel. Maraming salamat po. I am the daughter of workers. Grew up hiding behind the cash register, a single mom who did what she could to keep a roof over our heads, food in our bellies, but the pay was never enough. I am the daughter of workers, with an immigrant dad I never saw. See, it wasn't the lack of love that prevented it, but our schedules never lined up. The family told me the cash in my bank told me the factory cuts and burns he got were his way of saying he loved me. I am the daughter of workers. It is no wonder I rage, because this diaspora wasn't for us, but for the wealthy elite. 7,000 people leave the Philippines daily, and every dollar we send home, they want their cut. It's more fun in the Philippines, they said, where people who don't look like us fondle beaches, caress the waters, buy up lands that do not belong to them. But our people come home tortured after years of slavery, come home in boxes to their family who never knew the new wrinkles in their face. It's more fun in the Philippines, they said, where fascists go on killing sprees, 30,000 lying dead in the streets, where mothers only return home to say their last goodbyes, while government officials known as drug lords walk free. It's more fun in the Philippines, they said, where Lumad schools are strafed, occupied, see the military protects only investments of the gold beneath their feet. Here, indigenous children learn how to calculate exactly when the bomb will hit and how fast they should run. It's more fun in the Philippines, they said. Arrests need no warrant. Even abroad, they can take us, steal us as we rise in the streets or boarding the plane for your loved ones, only to be met with the witch hunt, terrorist, terrorist, committing only the crime of fighting for the impoverished, the oppressed. They'll throw you in jails with the bodies upon bodies like they will with the bullets, while the real terror festers in Malacañan. It's more fascist, more repressive, more deadly in the Philippines, we said, but the United States is no better. 5 million Chicago dollars spent on policing every day to incarcerate, to torture, to murder black, brown, indigenous bodies. 2 billion for military weapons, for bloodshed in the Philippines, while here they let us starve in the streets, they evict us from our housing, work us to death, strip us from any means of survival.
but let them tremble at the thought of the day we say no more, of the day we break free from these chains. For each person they kill, 1,000 more will rise, will organize the demise of this world not built for us and build anew. Let them tremble at the thought of the horizon within our reach, of the power our fists hold, of this victory that is ours and ours alone. Let them tremble at the thought of the day that we win. Ang hiling ko ngayong Pasko ay mapalaya ang pamangkin kong si Amanda Lacabay Chanis at ang kanyang kapapanganak na sanggol na si Randall Emmanuel. Ipinagluluksapan ni Amanda ang ama niya at bayaw ko na si Randall Echanis at kailangan ng sanggol ang pag-aaruga ng ina. Si Amanda ay malikhain. Nung bata siya ay mahilig sa magagandang bagay, damit, laruan, alagang aso, sining. Nung lumaki na siya ay nagpinta siya at nagsulat ng dula at kwento. Napusok pa rin ang kabataan, dapat lang. At mas melo ang may edad dahil na rin sa sakit-sakit. Pero ang aktivismo noon ay tila wala masyadong pagkakaiba sa aktivismo ngayon. Katarungang panlipunan pa rin ang hinahangad. Nakakagalit at nakakapanlumo ang pagdakip sa mag-ina. Lalo na dahil bagong panganak ang sanggol at panahon ng pandemya. Nakakataba ng puso ang mga suporta sa paglaya ni Amanda. Dapat manaig ang humanitarian reason para mapalaya ang mag-inang Amanda at baby Randall Emmanuel sa lalong madaling panahon. We just heard the message from Pete Lacaba in support of Free Amanda Echanis Network. We also heard a message from Maya of Malaya Movement. Chip, what wonderful, powerful messages we have begun with. This is a great program so far. Talaga, Ginger. Yung mga artists na yan, Ginger, I looked up to them. They're not only very talented artists, tapos yung mga si Bebeth Orteza, Pete Lacaba, and Carlita Siguan Reina, they're very well recognized. But one other thing that's so important is to recognize also their contribution to the community na parati silang involved sa mga social justice issues. Yes, how wonderful to have them be part of our program here, and we thank them for their messages. Sa mga kakapasok lang po sa atin live stream, you're watching Biglas, Freedom from Fear and Want, isang online event ng pagkaisa ngayon, International Migrants Day. Today, we are showing our resolve to continue the fight for our freedoms, lalo na sa panahon ngayon na kabi-kabila ang threats mula sa US Duterte regime. This past month alone, walang tigil ang red tagging. Dumarami na dumarami ang bilang ng mga activists who are harassed, illegally arrested, and worse, killed. And that's not cool. That's never cool. At nandito tayo para ipaabot ang ating pagtutol sa mga gawaing yan. Sabi nga ng ilan sa ating nag-comment dito sa Facebook na ang solidarity ay kailangan ipabahagi ang ating unity ng ating pagkakaisa ng ating komunidad dito sa US at pati na rin sa Pilipinas. Yes. Mamaya, sasamahan tayo dito ang mga personalidad mula sa iba't ibang people's organization to discuss our theme today, Freedom from Fear and Want. Ano ang bang ibig sabihin when we say we want freedom from fear and want? Stay tuned for our discussion later. Sa ngayon na,
let's watch different kinds of ibang-ibang protest art. Isang napaka-effective na paraan para mapikita ang totoong kalagayan ng ating bansa at ang ating mga kababayan. Here are video works by performance artist Boyet de Mesa and actor Noel Tylo from the Concerned Artists of the Philippines. Susundan ito ng video slideshow of President Duterte's effigies since 2016 mula sa Ugat Lahi, a visual artist collective working since 1992. At dahil ilang araw na lang, Pasko na, we have a special Christmas song. The band Tubao's rendition of composition by progressive musician Levy Abad Jr. Let's watch these. Dahil namitig na ang iyong puso sa palaw ng mga taong hanap ay lunas, ang tulog ay namulat, ang sakit ay namanhid. Tulalang silip at tumitig sa mga pulang titik sa pader, ang mga namulmang larawan ng paghihimagsik. Kahit ang diwang natutulog, ngayon
Saglit na ipininit ang mga mata at damin ang heli ng hangin na magbibigay lakas muli sa mga pag-alo nating katawan. Sa pag-alo nating katawan. Nahimbing na ang araw, kumaway ang buwan, gabay ang tala sa iyong paglalakbay. Pauwi na, pauwi na sa mga nag-iingay, sa mga nagmamahal, sa mga umaasang maghihilo magdaigdig sa iyong din sa ulo, sa jakpalingan ng hiling ng adik yung panggulo, lirisismo, lirisismo, sisigit, ibibisto, walang pake sa hinain ng libong Pilipino na listang, pasis na, palis na, alis na, labis na, pagdita, pahina, paling na, at tira-tira sa maralita na paralisa, di nababig sa adaman, matulig sa itong mga asungot, puro pangungurakot, ay buda ang hinihingi, tukon ay pananakot, panay ang pagburakot, sa kanyang nasasakot, di baling may mamamatay, pasakot ay mahakot, ang dahil ito sa kanyang mga kaululan, bahagi nito ang tangan sa bagay na lula, palaging dito na lamang sobrang nagkukulang, pagkain, ikaw na malaman kung saan tukunan. Sa taong bayang mo kuman.
Darating na naman ang araw ng Pasko. Lamig ng simoy ng hangin, ngunit tayong dalaway nalulumbay. Tanging nagugnay ang damdamin. Ang Paskong darating ay isang araw lang, kaiba sa inaasam natin. Tayo'y magkalayo sa paglilingkod sa isang dakilang layunin. Ang paglaya ng sambayanan, ang pag-awit ng katarungan, ang kamtin, ang kapayapaan. Isang Paskong wala ng digmaan. Ang paglaya ng sambayanan, ang pag-iral ng pagkapantay-pantay. Siyang Paskong ating pinapanday, pag-ibig natin ang magluluwal. Huwag nang malumbay, huwag mag-alala, kung daan tila walang katiyakan. Ang tanging katiyakan nating dalawa ay pag-ibig na alay sa bayan. Ang paglaya ng sambayanan, ang pag-awit ng katarungan, ang kamtin, kapayapaan. Isang Paskong wala ng digmaan. Ang paglaya ng sambayanan, ang pag-iral ng pagkapantay-pantay. Siyang Pasko pantay, pag-ibig natin ang magluwal. Ang paglaya ng sambayanan, ang pag-awit ng katarungan, ang kamtin, ang kapayapaan. Isang Paskong wala ng digmaan. Ang paglaya ng sambayanan, ang pag-iral ng pagkapantay-pantay. Siyang Paskong ating pinapanday, pag-ibig natin ang magluluwal. Siyang Paskong ating pinapanday, pag-ibig natin. Maraming salamat, Tubao Ugat Lahi Artist Collective at kina Noel Telo and Boyet de Mesa. What strong and powerful images we just saw about struggle, and what wonderful messages again they were able to share with us today for our event. Patuloy din ang pagpasok ang mga solidarity messages dito sa ating comment section. Chip, are there any messages there that are worth mentioning? Of course, Ginger, alam mo, meron dito, babasahin natin ha. Iko-quote ko para hindi tayo magkamali. Meron from Abet Umali. Ang pananalig sa Diyos ay kaakibat ng paniniwala sa kaluluwa.
That means Ginger, kasi po sa ating mga kababayan, si Ginger ay laki po dito sa Amerika. So, explain ko lang sa kanya na ang ibig sabihin nung sinasabi niya ng pananalig sa Diyos, like the belief in God is in one with your belief in your soul. So sinasabi niya, medyo malalim ito ha. So ang kaluluwang nakaluklok sa puso, ibig sabihin, the soul is also in the heart. Wow. So tama, di ba? Nakukuha niya ang mensahe. So yeah, parang na-inspire siya dun. Sinabi yon ni Dr. Bernadette L. Cabrera. I think to myself, I go back to our first forum, Ginger. Naalala mo ba yun na sabi natin kay Rodi Vera, parang, why are we doing this? Diba? Parang, are we endangering our families? Diba? Parang, aside from the fact na gusto natin gawin kasi sa konsensya natin ang tama, para sa akin, it's also because of our love for our country, our love for our fellow men, di ba? Yung hindi ka makakatahimik na I'm okay, but mga nakikita mo sa harapan mo, they're suffering, they're being killed. So parang hindi ka matatahimik kahit na we're okay here in the US, di ba? Especially, kunyari, bago na yung leadership dito, so may hope na panibago, di ba? But hindi pa rin tayo pwedeng manahimik na lang na ganun, di ba? So we have to do our part kasi nga, we care for our country. We care for the people. We do. This is true, Chip. And even the song that we just heard there, it's about having a Christmas without war. It's asking for peace and this idea of solidarity. Again, I think it's so important that we're able to come together and have events just like this. So if you are watching, we are here on an online event. The title of our event is Biglas, Freedom from Fear and Want. Please stay with us and join our discussion later, because later we will be talking about the importance of why we are fighting for freedom from fear and want. There are so many ways for us to fight back. Isa sa mga yan ang musika. Kaya we ask a few of our Filipino musicians to share their music for us today. Here are Tao Aves, Pasada, Megan Faronda, and Musicians for Peace. Please note, this is also the premiere of the music video, Pinatay Nila Si Jesus, They Killed Jesus. Based on a song made by the concerned artists of the Philippines in response to the extrajudicial killings in Negros Island in August of last year. Binaril nila si Jesus, malingaw humalakhak ang demonyo, nagdiging sa kanyang bangkay, kinaladkad ang
sa ginang dilim. Sa naglalagab lang na apoy, hindi mamamatay si Jesus. Tutunog ng kampana, umalingaw ngaw ng kampana, dumadagundong ng kampana. Magandang araw, kami nga pala ang Musicians for Peace. At itong piyesa na ibabahagi namin sa inyo ngayon ay naisulat patungkol sa mga political prisoners. At particular sa nangyari noong December 10 ng HR Day sa pitong hinuli at ginawan ng mga gawa-gawang kaso at tinaniman ng mga ebidensya. Sa pagkikabinan ng damo. Ngayon natin mas kailangan ng pag-iingay at inantad ang pag-iingay ng
karapatan, ating mga karapatan, ipaglaban at igiin, mas lalo tayong mag-ingay sa gitna ng pagbinibin. Sa tawag mo mga pata.
Hi everyone, we're Higher Unity. I'm Megan and I'm Cars. And today we'll be playing a song for you called 14, which we wrote after the massacre of the Negros 14. And we hope that this song continues to inspire people to take up the fight and not be afraid to call for a stop to killing farmers and for fighting for genuine democracy in the Philippines. Kinailangan niyo pa patayin sila. Bawat taon, pare-pareho ang tugon para sa gobyerno at Panginoong may lupa. Bala ang sagot sa mga gutom, pero sa kamay nila gamita lamang. Oh yeah. Sino ba talaga ang tunay na kriminal kung di ang bulok na sistema? Kung gusto natin ng hustisya, ipaglaban ng kanilang lupa. Nasa sa atin ang paninindigan para baguhin ang lipunan narating. Ang araw na babawiin nila ang lupa at lahat tayo ay sama-samang lalaban para sa buhay na malaya at sa magandang kinabukasan. Oh, kung gusto natin ng hustisya, ipaglaban ng kanilang lupa. Nasa sa atin ang paninindigan para baguhin ang lipunan, ang lipunan. Ooh. Thank you.
Salamat, Tao Aves, Musicians for Peace, Pasada, and Megan Ferranda. If you're joining us, you have been watching our program, Biglas, Freedom from Fear of Want. We have some comments in our chat box. We encourage you to like. From Levi Aliposa, one of our Circa Pintig longtime members, he says, art is the emotion of people fighting for justice and liberation against poverty and inequality. Also from Professor Doty Abaya, she says, long live concerned artist of the Philippines. Long live Filipino artist fighting for democracy and freedom. Chip, any comments for you to mention? Yeah. I'd like to say thank you sa mga nag-comments. Salamat po sa inyong mga comments at sa inyong panonood. I want to make mention, Ginger, yung song na pinatay nila si Jesus. We learned that Jesus reference is Jesus, the killing of Jesus Isugan of Negros, who was killed in December 28 of last year. At siya ay pinatay sa harap ng kanyang ina, in front of his own mother. Tapos, the mother got in prison. So she wasn't able to mourn her son's death. So, Ginger, I didn't know anything about this killing kasi napakarami na, di ba? Marami na yung sinasabi natin kanina na why do we do this? Kasi parang sometimes we feel exhausted, di ba? Nakakapagod, di ba? Tao lang tayo, di ba? But then we wake up one morning and tuloy ulit ang paglaban kasi hindi tama yun, di ba? This is right. As I said kanina, today, pag-uusapan po natin ang the importance of why we are fighting for our freedom from fear and want. But what does that mean to fight for freedom from fear of want? Paano ba natin ito ipalaglaban? Iilangla ito sa ating bibigyan kasagutan sa araw na ito. It's time to welcome our guest speakers. Maganda sa umaga sa inyo. Our first panelist is the Secretary General na Karapatan, Ms. Tinay Palabay. Hello, Tinay. Hello, Ginger. Hello, Chip. Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw. Thank you for joining us. Thank you. Well, for me, what we've been facing right now dito sa Pilipinas, well, nung simula ng taon, I called it a crisis, and then it became an epidemic, and then it became an emergency na, you know, a human rights emergency, because dito sa atin, yung may kapangyarihan, ginagamit yung kanilang mga posisyon and resources, no? Pera ng bayan, para labagin yung collective and individual rights natin. And I don't just mean people who have been, you know, who have relatives or friends who have been killed, because an attack on them is an attack on everyone. Sabi nyo nga, it can happen to anyone right now. So for me, freedom from fear and want is about, simple lang, people being able to sleep soundly for 6 hours at least per day. It also means having time to rest and play without fear of being arrested or killed, even in the confines of their homes. It means people can work with dignity. Yung may dignidad sa... Kasi lalo na ang mga manggagawa, they work, and farmers, they work. They're very proud to do their work, di ba? But if they don't have decent
remuneration for their work or tinatakot sila, walang dignidad ang pagtatrabaho at pamumuhay. And I want to be able to speak, no, whatever I think or feel. I think that is the kind of freedom that I want, that no OFW will be forced to go out. Kasi ako, I'm from a family of OFWs din. Many, I think many of us are, no? And I don't want my relatives, my family to be forced to go out sa gitna ng pandemya because they need to. No? So, I think many aspirations, lalo na ngayong Pasko, is based on that kind of want and freedom and aspiration for freedom from that kind of fear. Thank you Tinay. And Tinay, di ba, ano lang, a little bit of comment nung sinabi mo, pero also kinakalimutan natin yung pursuit of happiness ng isang tao, di ba? Dito sa US, very important 'yan. 'Di ba? Tapos doon sa atin parang yung basic na lang na just to live is ano na, pinagkakait na. Yeah, that's true, no? Kasi dito people, maganda yung isang photo that was captured by a journalist here, that people are not, parang they're not afraid of dying because of COVID, they're afraid of dying because of hunger. So it's that the basic needs, the basic necessities to live are the conditions for that are apparently not there. So I think that is where we are at. Yeah? But that is also the situation that we should look at. Yeah? To feel that this is really a thing na kailangan nating wakasan. No, I mm-hmm. think we shouldn't settle for less. Mm-hmm. No, hindi pwede yung pwede na or the lesser evil, or you know, we should really aspire for something that will erase yung ganitong klase ng inhumanity na nga eh. Mm-hmm. Inhumanity. Yeah. Thank you, Tinay. We'll be continuing our discussion. Tapos ang ating next speaker, Ginger, is si Ives Nibungko. He's the National Secretariat for Malaya Movement, USA. Hello, Ives. Hi, kamusta? Kamusta sa inyo, Ginger and Chip, and sa iba pang mga speakers natin today? Ako pumuli sa Malaya Movement. No, we are a broad formation of individuals, organizations and institutions, no, united under the goals of defending human rights and democracy and sovereignty in the Philippines. No, we were formed back in 2018 as a response to the human rights crisis, or you know what Tina is mentioning now, as a human rights emergency, and you know, back then threats of an emerging dictatorship in the Philippines, and here we are. No, nandito na nga tayo na hindi man bansagan or formally i-declare, no, sa pananaw namin ay nasa ilalim na ng diktadorya ang Pilipinas, no. So yun, kami mga community leaders mula sa iba't ibang sektor ay nagsama-sama, no, dahil nga no, talagang nababahala na kami dun sa nangyayari sa Pilipinas, no. Nagsimula kami bilang isang network ng, you know, mga aktivista, profesor, artista, mga faith leaders, kahit mga student leaders, no, kababaihan, LGBT, migrant workers, no, na talagang yun nga, parang ano ba nangyayari sa Pilipinas, no, sa simula kala namin magkakaroon ng pagbabago. Totoo yun, no, marami sa amin ang umaasa na magkakaroon ng pagbabago, pero bangungot pala yung ano, no, kinalagyan ng bayan natin. So ayun, no, nagsimula kami sa isang network, ngayon ay meron na kaming 23 chapters covering 17 out of 50 states, no, sa United States, at meron na ngang mga Malaya Movement din sa Canada at sa Australia, no. Sa amin naman, no, ano ba ang ano yun, world without fear and want, no, parang
sa ang unang pumasok sa isip ko is yun nga nung tawag dito. Mga nakakausap ko mga kaibigan ko sa Pilipinas no, na kung dati natatakot ang mga tao na ma-hold up or kung ano man, ngayon natatakot sila baka mapagdiskitahan sila ng police. No? Hindi ko ito mailalayo dun sa karanasan no, ng mga people of color dito sa United States na may police lang sa likod mo habang nagdadrive ka, yung kaba mo talaga dahil nga dun sa karanasan natin na yung mga kababay, mga kaibigan nating itim or mga people of color ay binabaril na lang no ng yung police violence ba kung tawagin natin. Kaya no, nangangamba kami no, yung ganung pangamba no. At yung sa want naman no, naiisip ko yung mga images ng mga Pinoy na bumabangon ng madaling araw, pipila ng ilang oras no para makasakay ng jeep, makasakay sa tren, magtatrabaho ng 8, 10, 12 oras tapos babiyahe ulit no. Ito ba yung buhay na ano, tulad ng sinasabi ni Tinay no, there has to be something more no. At kami sa Malaya Movement no, hindi lang kumbaga naniniwala kami na dapat ipaglaban ng karapatan at hustisya sa ating bayan, pero higit pa doon, sabi nga build better no, na hindi kailangang you know maalis lang yung diktador sa Pilipinas, kundi wakasan na natin yung sistemang lumilikha no ng mga diktador na tulad ni Duterte, na tulad ni Marcos noon pa. Kaya yun, sa ngayon naman ay patuloy ang aming pagkilos kahit na sa ilalim ng COVID no. Marami no, maraming kailangan gawin, maraming pwedeng gawin at related dun nga dun sa mga nakita naman natin no, yung mga art, yung forms of expression no, nakita namin sa aming pagkilos, sa pag-oorganisa dito sa Malaya Movement na you know maraming gustong mag-ambag no para wakasan talaga yung terorismo ni Duterte sa Pilipinas no. Nandiyan yung paglikha ng art, paggawa ng music no, mag-perform etc no. Kaya tuloy-tuloy ang laban natin. Yun. Maraming salamat. Salamat, Ives. It's very interesting no, na yung parallelism yung sinabi mo na dito sa US, yan din yung struggle yung people of color, kasi pag kausap ko yung mga especially the black community, yung mga members of black community, talagang parang sinasabi nila parang hindi niya na-realize na araw-araw namin to nararanasan. 'Di ba? Kasi sa inyo pag nakita niyo sa news, di importante na, pero sa amin araw-araw kasi ha, pupunta lang yung anak namin sa school, takot na kami. Mm-hmm. Sa ganun. So ganun din sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga mamamayan na lalabas para magtrabaho, tapos sasakay ng jeep, tapos mapapagdiskitahan. Yeah, mga mapagdiskitahan lang ng police habang nag-checkpoint sa dahil sa COVID. 'Di ba? Ano ba naman? I mean, isa pang parallelism lang, you know. Parang kung merong ganun sa black community, nandoon naman sa immigrant community yung you know, mahulihin ka ng Immigration and Customs Enforcement, papunta ka ng trabaho, o raid din yung pinagtatrabahuhan mo no, nang hindi ka makapagpaliwanag. I think you know, kung nag-iisip ako ng parallelism dun sa condition sa Philippines, of course talagang magkaiba yung condition, pero you know, something lang na ano yun, parang ma-visualize din natin. Thank you, Ives. Salamat, Ives. Our next panelist is our Education Officer of Migrante US, Jeremias David. Hello, Jeremias. Hello po. Magandang araw, Ginger at Chip. Ako po si Jeremias, ang Education Officer po ng Migrante USA. So, pakilala ko lang po ang Migrante USA. Kami po ay isang aliansa dito sa United States ng mga iba't-ibang grupo ng mga migrante at migranteng manggagawa. Ang mga member po namin ay mga anak po ng mga migrante na lumaki sa Pilipinas at dito na rin lumaki sa Estados Unidos. Mga member din namin ay mga natulungan nating mga kababayan natin dito sa US tulad ng mga traffic workers or teachers, kung saan sila ay pumunta dito na may pangarap na magkaroon ng magandang trabaho, pero nung sila ay pumunta dito sa
United States ay wala palang trabaho na naghihintay sa kanila. So ito yung mga miyembro na sumasali sa mga organisasyon ng migrante dahil dahil natutulungan natin sila sa paglaban sa kanilang mga karapatan at kanilang mga kagalingan at na namumulat natin sila na yung ang problema na kinakaharap natin bilang mga migrante ay nakaugnay doon sa problema na kinakaharap ng mas malawak na mamamayan sa Pilipinas kung saan tayo ay kinakalakal ng gobyerno bilang mga para mga commodities kung saan tayo ay binebenta sa iba't ibang mga countries or iba't ibang bansa. So share ko lang naman din doon sa naging karanasan ng mga migrante dito nung COVID pandemic kung saan naka-meet tayo ng mga hundreds of J-1 workers. Ito ay mga estudyante or mga kabataang manggagawa sa Pilipinas na nag-apply dito sa US para magkaroon ng cultural exchange. Pero sa kanilang cultural exchange internship, ay sila ay naging mga manggagawa. At nung dahil sa COVID-19, sila ay nawala ng trabaho, no? Tapos nung sila ay humingi ng tulong sa embassy at sa consulate ng Pilipinas, sila hindi natulungan. At dahil sa ating pag-build ng network ng mga J-1 workers, sila ay nagkaroon ng boses at you know, nakapagsulat tayo sa embassy, nakapagingi tayo ng tulong sa embassy at nakita natin sa past kung saan yung ating embahada rito, ating mga konsulado ay talaga namang walang ang ginagawa no na tulong. kung may tulong man ito ay too late or too little, no? Tapos din naman sa ating mga migrante dito no nakikita din natin yung kapabayaan ng gobyerno sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Hindi lang sa COVID-19, nandiyan na rin yung sunod-sunod na mga typhoons, no? Na nandiyan pa rin yung neglect ng gobyerno sa ating mga pamilya sa Pilipinas. At sa atin naman para sa migrante sa ating pagtutulungan, nakakagawa tayo ng mga iba't ibang paraan para tumulong. So nakikita natin yung ating mga miyembro na nagkakaroon ng mga karaoke fundraising, you know, nagluluto, nagbebenta ng kanilang mga cuisines from their, you know, region sa Pilipinas at nakakapag ano tayo, collecta tayo ng mga donations para makatulong tayo kahit sa maliit na paraan sa ating mga kababayan, no? At sa ating tema bilang Think Freedom from Fear, no, yung alam naman natin yung napasang anti-terror law, no, kung saan ito ay mayroong mga provisions na pwedeng maka-apekto rin sa mga Pilipino na nagkasalita, no, ng ating mga frustration sa mga problema sa Pilipinas. So tayo rin ay nangangamba na tayo ay apektado ng diktatorya ng US Duterte regime, no. At meron din tayong karanasan sa history kung saan nung panahon ni Marcos may mga mga migrante na pinatay dahil sa kanilang pagkasalita at sa mga nangyayari sa Pilipinas. So siguro yun muna yun. So salamat. Salamat din, Jeremias. Jeremias, I have a quick question. Kasi ano lang ha, mabilis lang kasi marami pa tayong guests. Pwede rin mag-comment yung ibang guest kung matandaan nila yung question na ito. Kasi sa experience namin, kunyari magra-rally kayo, di ba? Tapos, we're sometimes inexpect natin na susuportahan tayo ng embassy of the Philippines, 'di ba, or like the consulate. 'Di ba parang mahirap din to expect them to support you because sanctioned sila ng Philippine government, 'di ba? So, how do you go about anong experience niyo sa ganyan? Kapag tayo nagpo-protesta sa labas ng hindi kasi minention mo kanina yung mga nag-a-ask kayo ng support ng embahada. Pero syempre hawak sila ng Philippine government, di ba? Yeah. Yeah, sa ganyang mga karanasan, nakikita natin talaga kung ano yung nirepresent ng mga consulate embassy dito, no, sa ating mga individual na conversation sa kanila, naiintindihan nila yung kalagayan ng mga migrante yung manggagawa kasi sila rin naman ay malayo din sa kanilang mga pamilya tulad ng mga manggagawa na nasa loob ng consulate or ng embassy. Pero dahil sa kanilang trabaho, di ba, ang kanilang sinusunod ang kanilang boss na nakaupo sa Malacanang. So kahit na alam nila yung kalagayan ng ating mga, you know, tinutulungan ng mga manggagawa dito, at the end of the day, kailangan nilang sundin pa rin yung utos ng kanilang boss sa Pilipinas. Mm-hmm. At kaya naman sa atin, kapag ganyan, we're put pressure, no?
kung hindi na dadaan sa open letter o sa ating mga email sa embassy, doon naman tayo nagpoprotesta sa labas ng mga ano embassy at consulates. Salamat. So our next panelist is si Lisa Ito, Secretary General of Concerned Artists of the Philippines, or CAPCAP. Kamusta, Lisa? Lisa. Hello po. Hello, Ginger. Hello. Hello, kamusta? Magandang araw o gabi kung nasaan man tayo. Pero basta magandang ano, magandang panahon kahit umuulan dito. And syempre, isang very meaningful na International Migrants Day para sa ating lahat. Kung babalik din sa question how do you imagine freedom from fear or want to be? Marami, kasi this year talagang ano to eh, it has been such a dark year, no? Dark times. And there's a lot of singing about dark times kung yung reference natin. At kung titingnan natin lahat ng responses ng mga artists and kapwa cultural workers. This year, mahirap kasi ano eh, na-experience natin syempre. We started and are ending the year with calamities. Natural disasters na hindi naman natural yung roots. Tapos syempre, the pandemic and political repression. So, calamity, pandemic, political repression. It has been a semester and a year like no other, no? Ayun. Salamat, Lisa. Hindi, pero ano rin eh, parang kung titingnan natin yung history, kasi Migrants Day eh, kung titingnan natin yung history of immigration din and migration, mm-hmm. It's part of that story eh, di ba? That's right. Yeah. Sa and ano, parang, sorry, sige, napuputol sige. Yung net ko eh, sorry. Pero yun nga, parang it's also, parang it means something very basic for all of us eh, di ba? Yung to live with dignity, peace of mind, syempre, to be able to pursue your dreams o pangarap, di ba? So, yan. Pero yung, ano, yung I think yung nung reason nung ino-organize din ito nung CAP and Sir Kapintig yung event na to, syempre, at first, sa start, it was a response against political repression, yung nangyayaring sunod-sunod since October. October, November, since the terror law was passed and was being implemented kasi ano yan killing syempre nababalitaan yo killings tapos syempre yung mga sunod-sunod na red tagging and cases even CAP yung organization namin was part of that parang nire-red tag na ano na mga groups ganyan and inaakusahan ng kung ano-ano no yun nga it is a challenging year. Pero kaya nga, parang bumabalik din tayo sa history and to learn how artists and people throughout history responded to this situation of fear and want. Yung title ng event, halaw yan sa, or galing yan sa isang essay ni Carlos Bulosan back during the World War II years. That's right. Before he wrote America is in the heart. That's right. And it was talking about yung excerpt noon nabasa kanina and that was syempre part of yung situation na sinasabi niya noon. It's very true pa rin even up to today for many people. Syempre iba yung circumstances or particular details but the same condition that he was talking about back then is still same to what many people are experiencing today. And syempre, yung vision of a world without fear and want, it's a vision that unites a lot of people, a lot of working people from the Philippines, from the US, anywhere around the world, in fact. and that's, I think, why it's also important to look back on those histories of how art, yung people's movements, have responded to this.
kasi mayaman yung history natin versus colonialism, for instance, yung wish for political freedom, for independence. Pero ang kasabay nun yung dream to also be free from fear and want whenever it happens, whether at home or abroad. No? Yung situation of fear throughout history that has been happening, whether under colonial rule or kahit nang sinabi nila na lumaya na yung Pilipinas, di ba? A lot of that fear has been enacted, ay ginagawa ng mga different regimes from martial law to the present. And important na may ganong kalayaan to be able to speak out and to be able to express, mag-criticize what is wrong with the system still. But right now, yun nga, we're in a situation where yung parang halimbawa mga groups like different progressive groups and individuals, no? Yun yung nire-red tag, pinapatay, kinukulong, no? Yung 1 year ago, naalala ko, yung kapang na nakawan kami ng artwork. It was a painting by made by our colleagues for the Ampatuan Massacre vigil commemoration. So the decision of the court after a long time was to be dapat ilalabas sa araw na ito 1 year ago. So nagkaroon ng vigil yung mga friends from media, from the National Union of Journalists of the Philippines. And dun commission sila ng artwork. Then when the artwork was brought to the front of Camp Bagong Diwa in Taguig, biglang kinonfiscate ng police at kinuha at hindi pa nila sinasoli up to today. No? So may mga ganun. So it's the first year anniversary pala of that heist. Wow. and why are artists like our colleagues all making this, no? Yung gumagawa ng magaganda at mahuhusay na kanta, collabs, artworks para sa farmers, workers, and indigenous peoples. It's because we are all trying to respond to that situation of want, which is continuing up to now, no? Kaya yun, sobrang marami tayong pwedeng matutunan doon sa kasaysayan ng bayan natin. Siyempre, medyo bata pa yung idea natin of bayan or nation. Paano ito yung sa imahinasyon natin or ano. Pero marami na tayong pwedeng matutunan from that tradition of art that serves the people. We see that in the works of Amado Hernandez, Carlos Bulosan, and kina Sir Pete Lacaba, Carlitos, and Bibet. Ilang generations yan of artists which give inspiration to continue with the struggle. Kaya yun, it's really important to fight back. Kahit ganito yung situation na parang ang daming nagaganap na calamities, pandemic, and political repression. And that's the only way to proceed, no? By fighting back for freedom against fear and want. Yun lang. Yes, salamat, Lisa. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, you can also join our discussion by writing your comments sa comment section. Pwede rin po kayong magtanong sa ating panel and we will read your questions for you. That's right. Ahead, Ginger. Yes, well, last but not least, we have our poet, actress, and professor, Dr. Joy Barrios LeBlanc. Hello, good evening. We're so glad to have you here with us. Maraming salamat at naka-join ako. Tatlong puntog po lamang. Una, mahalaga ang magkakasamang pagsusuri natin, no, as a community sa mga nagaganap gamit ang dati at bago ng mga teksto. So, halimbawa, mapapansin natin yung akda na lumuha ka aking bayan ni Amado V. Hernandez na napakagandang binasa ni Ate Bibeth Ortesa, no? At yung akda ni Carlos Bulosan, totoo pa rin hanggang ngayon. Oh my God, it is still true. Number two, dapat ipagpatuloy talaga natin ang pakikisangkot. Sino nakikisangkot na tampok dito sa ating
programang ito. Una, ang mga artista. Shout out sa Pintig na 30 years nang nakikisangkot, no? At ikalawa, ang pakikisangkot ng mga migrante. Kaya napakahalaga ng Malaya Movement at saka ng migrante USA para ipakita na ang tao hindi naman mahalaga kung nasaan ka, kundi ang mahalaga ay yung ano'y nasa puso mo. Ikatlo, dapat nating igiit na lahat naman tayo naghahangad ng Pasko na wala ng digmaan. Sino man ang gustong laging na problema, nakakunot noon, daming wrinkles, no? Wala! So, gusto nating ng Pasko na wala ng digmaan. Pero kailangan nating lumaban. At sabi ko nga sa dati kong tula, I just quote myself, ano? Ang awit ng digma ay awit ng pag-ibig. Walang dinagnais ng buhay na tahimik. Bawat taong lumalaban ay taong nagmamahal, nag-aalay ng buhay para sa payapang buhay. So ano ang panawagan natin, mga kapatid? Labanan ang nakamamatay na red tagging, makisangkot, be involved, pumiglas, makibaka. Salamat po. Thank you. Salamat, Joy. Salamat. So we are now going to open up the discussion with all of our special guests. We've heard from them. They've shared with us their response to our topic of the day, of course, as we celebrate International Migrants Day today. And as we continue, we have some questions to begin with. We've already heard about the role of arts and culture in the migrants' call to stop political repression. But what more can Filipino migrant workers do to contribute to the fight against political repression in the Philippines? Sige, siguro simulan ko na po. Yung sa for us naman po with the Malaya Movement, no, marami pong tulad po ng nabanggit ko kanina, maraming paraan, no. Isa na po diyan yung kampanya natin for the Philippine Human Rights Act, no. Alam naman dito po sa US, no, kay may papel ka or wala, nagbabayad ka ng buwis, no, nagbabayad ka ng tax, no. And you know, for people's information, more than $550 million na ng ating mga buwis ang pinapadala sa Pilipinas para pondohan, no, ang terorismo ni Duterte. No, instead na itong mga taxes na binabayad namin ay sana dapat napupunta to sa pagpagawa ng mga eskwelahan or pampondo ng malinis na tubig dito sa aming mga komunidad. Pero, you know, instead napupunta nga ito sa Pilipinas na ginagamit pa sa pampatay sa mga kababayan natin. No? So meron po tayong kampanya para ipasa ang Philippine Human Rights Act, currently HR 8313, no, na introduce na, no, sa House of Representatives dito sa United States at patuloy na umuusad, no, nag-gain siya ng traction ng support sa mga legislators, hindi dahil trip lang nila, gumising sila at natripan nilang suportahan ng mga Pinoy. Produkto ito ng sama-samang pagkilos ng mga kababayan natin dito sa US at pati na rin yung mga you know, yung mamamayan ng Estados Unidos na nakikita, no, nakikiisa dun sa laban ng mga Pilipino para sa karapatang pantao at demokrasya. May iba pa po kaming mga kampanya tulad ng alam po natin nandito ang PNP. Meron pong outpost ang PNP dito sa US. Anong ginagawa nila rito? Nakatambay sila dyan sa mga konsulado. Ang suspecha namin ay nandito sila para mag-surveillance at mangharas, mang-violate, mang-hunting ng mga kritiko ng rehimen dito sa Estados Unidos, no. So may balak, kinakampanya rin po namin na palayasin ang mga alagad ni Duterte dito sa US at yung iba pa niyang tulad ni Bato, no. Mag-warning na to dun sa mga kaalyado ni Duterte, baka mawalan kayo ng visa at na maban kayo dito sa US. So, look out lang. At you know, meron pa kaming yan, kampanya sa Facebook para siguraduhin na ma-takedown na yung mga trolls na yan. Yan, troll army ni Duterte. So marami tayong magagawa rito. So ilan lang yan sa mga konkretong kampanya na inilulunsad ng Malaya Movement. Kasama namin dyan ng iba't iba pang mga formasyon at organisasyon dito. Katulad ng Migrante USA.
Tama ka dyan, Ives, di ba? Kasi napakasakit dahil taxpayers' money, di ba? Tapos napupunta sa gano'n. Pera din natin yung taxes din natin dito sa US, tapos napupunta sa gano'n. Sa pagpatay ng kapwa Pilipino. At hindi mahirap intindihin ng mga you know, common na tao rito sa US na sabihin mo yung buwis nila pinapupunta sa US, sa Pilipinas para pumatay. Mm-hmm. Hindi mahirap ipaliwanag. Maraming you know, simpleng usapan lang, sabihin nila, eh, ba't ko pa gustong ipadala yung tax namin doon? So, tatawag sila sa legislators nila para sabihin na pwede bang tigilan nyo na yan? Yeah. Thank you, Liz. Ginger, basahin ko ba yung next question? You choose one, Chip. Anyone else wanna comment about the first question or move on na tayo? Sige. What do you think are Duterte's gains in maintaining a fascistic style of leadership? To stay in power, di ba? Ano pa? Well, I think, Chip, ano eh, tag dito, more than, I mean, of course, lahat ng nasa pwesto, they want to stay in power, di ba? Because maraming perks yan eh. I mean, magkalkala tayo ng nag-stay in power who didn't have or didn't gain much. Makikita naman yan sa mga sal-en nila eh, di ba? Si Yusek Badoy nga eh. Yumaman nung napunta sa NTF-ELCAC. But I think there's more into it, eh, no? It's one to avoid or to escape accountability. And I think that's one great, if they have a great fear, if these tyrants have this great fear, it's because of that. Kasi parang yung dito sa amin. Everyone knows, kahit anong panahon yan, kahit magtago ka sa pinakailalim ng bato, pinakamabigat o nakakaano, malayong bato, history will catch up with you. No? Mm-hmm. History will catch up with any tyrant, any sycophant, kumbaga yung taga-suporta ng regime. Actually, naglilista ako eh. Naglilista talaga ako ng ano, ng tag dito, ng mga official. Because, you know, this is part of remembering, and this is about justice. We cannot let this pass. Ako nga, this is very personal to me, no? Because I lost so many friends this year. As I have been telling yung mga, kahit sa mga ano, sa mga dito, mga ambassador ngayon, I you know, we can be as diplomatic as we want. No, we can have no emotions at all when we speak of these things. Pero for me, it's really very hard when you have seen your friends who are very good people. Very, very good people. Not only lang sa kanilang mga pamilya, no? Sa maraming tao. And then you see them being killed. My God, it's not, you know, you cannot accept this. You cannot let this pass. So tingin ko, this is it's one thing, no, to not let them stay in power, but we must always bear in mind that they have to pay. No, I'm very sorry, but everyone has to be accountable for whatever has happened here. And we have learned that also from history, diba? If we let these crimes pass, well, you can just see ulit ang another Imelda Marcos sashaying, you know, some store in Divisoria, sa 168 niya. At di mo yan makikita sa loob ng kulungan. You know, yun yung tingin ko mahalagang lesson natin from history. Eh, no? That we should really ensure justice and accountability. And from then on, we can really move forward, no, sa pagbubuo ng ating ng ating bansa, no, ng ating pagkakaisa, ng ating mas malakas na paglaban.
para sa gusto nating mangyaring mundo. And Tinay, it's part of ng unity ng political mindset ng Pilipino. Kasi so it goes to the discussion ng sinong susuportahan natin this next election, di ba? Tapos mahahati-hati na naman yung mga boto. Nag-unite na ba tayo about it? Well, I think like what the US has did, in the US has did, no, yung there should be a united opposition, no, kay sa you know, sa pagpapatagal, whoever comes after Duterte will probably be another stooge, right? The opposition has, at least the formal political opposition has a chance if we unite under one banner, no? But we must also bear in mind that in building those unities, kailangan malinaw, no? Halimbawa, huwag naman tayo mag-red tagging ng isa't isa, di ba? Don't let, you know, the practices of this administration be the practice of anyone in a broad opposition or alliance or something. Because we must build what yung on our commonalities, eh, di ba? So at the same time, hindi rin dapat tayo tumigil sa eleksyon, no? Kasi katulad nyo dyan sa US, even with Biden, I think you are all working towards the promises that were made. Diba? Kasi hindi lang pwede ng promise na lang din yan. Many politicians, you know, can say many things during elections, but the point is actions, no? Real actions that impact on the everyday lives. Kasi kung wala yon, ano pa itong mga election na ito? Diba? It's a worldwide phenomenon, not only in the US, in the Philippines, but elections are getting to be a laughingstock as an exercise, no? Kasi walang nire-render na pagbabago, yung totoong pagbabago. And para lang siguro just to add dun sa, I think magandang point yung issue ng ano, paparating na yung election sa Pilipinas, nagkakandara pa na yung mga politiko sa pag ano yun, ilang tarpaulin bang isasabit nila. Pero siguro sa pananaw namin, no, bago pa tayo mag-usap ng kung sinong susuportahan sa darating na election sa Pilipinas, eh, paano ba natin sisiguraduhin na may malinis at patas na eleksyon? Kung titingnan lang natin yung midterm election noong 2019, no? Yung ilang oras na walang resulta na lumabas at yung landslide kuno na para sa administrasyon, sinong maniniwala na magkakaroon ng malinis at patas na eleksyon sa ilalim ng rehimeng Duterte, no? Kaya sa amin sa Malaya Movement, nananawagan kami sa lahat ng opposition forces na kung gusto natin na siguraduhin na magkakaroon ng malinis at maayos patas na eleksyon, kung kanino mang kandidato ka, no, eh siguraduhin muna nating mapatalsik ang teroristang gobyerno ni Rodrigo Duterte, no. Doon magkaisa tayo. Also, yung what are the numbers now of the deaths of in this administration? I know I've seen information about the deaths during the time of martial law. And how are the numbers now during this administration as far as the deaths and the killings go? Well, Ginger and Chip, the 20,000 who were killed in the course of the drug war was not invented by Karapatan or Inquirer or Rappler. It's a number that came from the government mismo. No, they submitted those numbers before it was there in their accomplishment report. OHA accomplishment report yon. Nung December 2017, imagine that was those were the figures in 2017, no? And you can just imagine how many more were added to those numbers. So kaya doon sa International Criminal Court proceedings, no, na lumabas yung kanilang initial findings nitong linggo lang. Takot na takot eh yung gobyerno, because those
things na sinasite, the cases, all those are real cases. All those are real numbers that came from the government itself, no? For the counterinsurgency program, meaning people who have been red tagged before they were killed, which is why we say na yung red tagging has, you know, disastrous impacts, dangerous impacts. Nasa 353 people na po ito, and many of them are farmers and trade unionists, and you know, people like human rights workers and artists, even, no, lawyers. So yung dami ng patay, pinatay, no, ng mga state security forces are really, you know, getting longer. Yung list is getting longer by the day. That's why we say na it is really an emergency situation. Sa hanay ng artist naman po, maraming affected din, no? In particular, gusto namin banggitin yung case ni Alvin Fortaleza na na red tag during the election season last year habang nagka-campaign siya for Anak Pawis party list. So, cultural worker siya, choreographer, part of a community theater group called Bansiwag sa Bohol. Kinulong siya and up to now, detained pa rin siya sa Bohol. Then, ang sumunod kay Alvin to lead their cultural group in Bohol was killed during the first week of the pandemic. Si Marlon Maldos yung pangalan niya. And he was also, like Alvin, he was active in making plays about the situation of peasants in Bohol and in the Visayas region. Nakapagtanghal pa sila tuwing pumupunta sila sa Manila sa mga street plays. No? So Maldos was killed during the time of the pandemic. Tindi nun, no? Then right now there are campaigns calling for the release of political detainees who are also cultural workers. Halimbawa si Amanda Echanis, also a playwright, no? Maraming mga theater workers or lalo na those who engage with communities sa rural area, yung pinagbibintangan at kinukulong dahil sa work na ginagawa nila, na minumulat nila, nire-reflect nila yung nararanasan ng masa. Nandun din po yung case ni Lady Anne Salem, isang journalist and whose work also included making films, documentaries, and supporting film works that were that told the stories of the people. So yung all of these individual, so merong Free Amanda Echanis Movement, Free Lady Anne Salem Movement Network, all of these campaign networks which are calling for the release of colleagues and people in the cultural sector who have been doing really good work. Kaya malaking tulong po yung pag-support sa mga campaigns na ito. And yung culturally, I think yung malala rin about the Duterte regime is that it's really changing Filipinos for the worse, for their own interest. Hindi naman dapat maging normal yung impunity, no? Yung kawalang respeto para sa buhay. Hindi naman normal yung wala kang accountability for your actions. At hindi rin normal yung walang respeto at paggalang para sa buhay na pinapakita ng regime na ito. And in the long term, dapat mahalaga na we really envision that kind of government that works to improve the lives of Filipinos, no? Yung sinisikap na baguhin yung nangyayari na current for the better and for the people's interest talaga. And that's one thing that why the Duterte regime is also so dangerous from a long-term perspective at dun sa cultural na aspect din, kasi it also represents the worst of what things can turn into kung hindi ito agad na mapipigilan at kino-call out. At malaki yung tulong ng international community
to help amplify the stories of what are happening dito po. Yun. Thank you. Salamat. Ginger, ano ang ating, yung ating pang third question and fourth question, I think we can just combine them. They're very related. Gusto mo umpisahan? Yes. So this next one here is about the Filipino migrant workers again around the globe and how they're being affected by Duterte's fascism in the Philippines. And then that's related also to the how can Filipino migrant workers contribute to the fight against political repression in the Philippines? Yes, I may have mentioned that question already earlier, but of course we can hear from our other panelists as well. Mm-hmm. Well, thank you. Tulad nung binahagi ko na kanina na ang migrant community ay hindi ligtas no sa pasismo ng US Duterte regime. Nandiyan na yung isang karanasan natin kung saan merong isang migrante sa Taiwan na nagkasalita against the government at pinatulan ito ng gobyerno at pinapa deport sa Taiwanese government pabalik sa Pilipinas, no? Yung pasismo sa Pilipinas, you know, very much connected din sa buhay ng mga migrante dahil sa kanilang pagiging pasismo, ano control nila, no, yung budget ng gobyerno, no? Kung hindi alam ng nakakarami, ang laki ng kontribusyon ng mga migrante sa ekonomiya ng Pilipinas, no? I think 10% ng GDP or gross domestic product ng Pilipinas ay galing sa mga remittances ng mga migrante. Pero despite sa malaking bahagi nito ng kontribusyon ng mga migrante sa Pilipinas, ang liit ng prosyento ng budget ng gobyerno sa pagtulong sa mga OFWs na nasa iba't ibang sulok ng mundo, no? Kaya naman kapag meron tayong mga problema ang mga migrante, hindi lang sa US kundi na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo, walang tulong na naaabot yung gobyerno. Kaya naman diyan din nabubuo yung mga organization tulad ng migrante no, ng malaya kung saan tayo ang mga tumutulong sa kanila no at ang nagmumulat sa mga sa ating mga kababayan sa totoong nangyayari sa Pilipinas say, kung bakit kailangan tayo umalis. At kung tayo ay no, sa ating mga kwentuhan sa mga migrante, maririnig natin you know, na yung pangarap talaga ng mga migrante ay yung bumalik sa Pilipinas actually. You know, nakikita nila yung kanilang stay dito sa bansa US o sa ibang bansa ay short term lang no, ito ay temporary lang kung saan sila mag-iipon ng pera para makabalik sa Pilipinas permanently. Pero kung patuloy yung ganitong pasismo sa Pilipinas, it does not create a conditions kung saan yung mga Pilipino ay babalik sa Pilipinas no. Kaya naman kailangan tayong lumaban at hino mag lumaban para isang lipunan sa Pilipinas kung saan tayo mismo ay maghahangad na bumalik sa ating inang bayan. At sa tanong nung, I think yung last next question about sa yung role ng kultura no sa mga migrante ay napaka importante no na aralin natin yung effective na way of reaching out to the migrants workers especially sa US napaka busy ng mga migrante minsan more than one yung kanilang mga trabaho dahil na rin sa mga gastusin dito sa Amerika at sa kanilang mga padala sa Pilipinas. Kaya minsan talaga wala silang oras na makibalita. Kaya naman kailangan nating alamin at gumawa ng iba-ibang paraan na abutin sila. At alam natin ang pinaka-effective way of reaching out to them is yung culture, yung mga kanta, no, mga art na pwede natin gawin that will speak to their hearts kung bakit importante yung ang patuloy na pakikialam at pakikisangkot sa mga nangyayari sa Pilipinas. Mabuhay, Jeremias. Hey, ilan ang yung members ng US migrante? So sa Migrant USA, meron po tayong mga more than 15 migrant organizations po. Sa California, sa New York, New Jersey, sa DC, Chicago, at meron tayong mga organizing groups sa iba't iba pang mga lugar sa US. Mabuhay. Yes. Tita Joy, anong oras? What time is it where you are? The East Coast. It's midnight where I am.
Maraming salamat po for masabi ko lang ano, I'm really in awe sa lahat ng young people who are either organizers, artists like you and Chip, and because ang feeling ko sa ngayon yung migrante at saka ang mga artista, parang gusto kong magsulat ng tungkol sa the brave. You know, yung tapang na kinakailangan para magsalita at para lumaban sa kasalukuyan para sa tama. Kasi bilang teacher, no, parang lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, so nag-aaral kayo, eh for what? Magiging academic kayo, mag-research kayo, eh for what? At dahil alam naman natin na sa Estados Unidos, mahalaga lagi yung I, me, and myself. Ako at ako pa rin. pero sa tingin ko, ang tunay na kahanga-hanga ay ang mga kabataang tulad ninyo na it's a choice eh, na nagpapasya na kung ako ay maglilingkod, sino ang paglilingkuran ko? At kung ako ay artista, para kanino ako lilikha ng sining? At kami namang matatanda, ang gusto na lang namin gawin in, you know, at this stage of our lives, is to support the young artists and activists na who choose itong landas na ito, na hindi kayo yayaman. My God. If you think you're going to get rich by being an activist, so sorry, maybe no. Or if being an artist for the people, hindi kayo yayaman. Siguro ang balik na lang ay yung may prinsipyo kayo sa kabuuan ng inyong buhay. And that's it. Thank you. Thank you so much for staying up with us. Thank you to all of our panelists as well. Dinay, Ves, Jeremias, Lisa, maraming salamat po for this very meaningful and important discussion. As we say goodbye to 2020, we have hope that it will be better. And I think this idea of freedom from fear and want, kind of if we just think back to what we are all experiencing here and also where you are, I think we can imagine that we hope that things will be better soon. Chip, any hindi final words? Hindi man tayo words? Yayaman, Ginger. Hindi man tayo yayaman kagaya ng sinabi ni Joy for us. Pero rich in soul naman, di ba? Yun ang ating mensahe sana. Yun ang aking take home. Salamat sa paalala. Yes, and thank you for all of the words, all of the music, the poetry, all of the performances. Again, this is what feeds our soul, and this is how we can be all part of this community and to stay brave and to not stay silent. This is true. Maraming salamat din po sa lahat ng mga organizations that made this event possible for our online event. So we thank very much Circa Pintig, Concerned Artist of the Philippines, and all of the others. Bikaliban ang sa atin wag lumaban pero hindi yon magpapahinsa sa ating lakas to serve and protect the rights of our fellow Filipinos. Sa lahat po ng mga Filipino migrants around the world, Happy International Migrants Day sa inyo. At sa lahat ng mga patuloy na lumalaban, mabuhay kayo.
I'm Ginger Leopoldo, signing off. Ako po si Chip Payos. Merry Christmas, everyone. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Take care. Halina't makinig sa tinutuman, ulat. Mati ako na ikagugulat, ulat. Mga binaong paputok sa mga sinulat ang isa sang bulat. Talaga yan ipipinipilipit. Ito mga makusay na manggilit at magpiling na katotohanan. Sinasabayan pa ng pangungumit. Sabay-sabay na tatambangan. Mga kalaban ay tatanggal lang. Balat kayo ng malabato. Mga panusot sa tusong daan. Sila na mga makapili na malinis sa moderno natin kaayusan. Ngangaratan ko ng sandaan. Lilitisin na sambayanan. Pagkakapapito sa ating bayan. Sari-saring tagpo. Laganap ang patayan. Laganap ang gulo. Hindi ba kayang masolusyonan lang ng gusto? Kralit ng taong bayan. Nang nakahalip puyo. Sinapuso, tapan ang ating supremo. Para balikwasing ipinang pasismo. Mga galawang di makatao. Tupok sa pagkalam ng libong pamao. Halo'y mga revolutionary, gugong matapang at katipunero. Halos lahat ng masamang ehemplo. Silang namumunong maskarado. Kapwayapa, kansa, kapararakan. Ganap sa ating bayan, tuloy ang garapalan. Ligal ang papatay, ideya ng pasista. Mga kabulukan at mga maling balita. Tawan ng daan, damdamin magbaga. Gablab ng apoy ang tugon sa masa. Dumaluyong sintay ng pagkasa. Sabay-sabay bakulog ang sistema. Ito sa ating bayan, sari-saring tagpo. Laganap ang patayan, laganap ang gulo. Hindi ba kayang masolusyonan lang ng gusto? Kralit ng taong bayan, ng nagahalip uyo. Sa pagnanakaw ng puri, pagnanakaw sa bayan, sila'y biyasa. Hila ba mahigante, humaalaga. Panggigipit na humihigpit na tagos at sagad sa buto. Kailan matatapos itong mga dilubyo? Kumalag, umalpas, kumawala, humakbang pasulong, huwag ka pumikit, ano man ang iyong balakid, kasama ang sambayanan. Tayo'y lalaban, 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 patungong kalayaan. Pagto sa ating bayan, sari-saring tagpo, laganap ang patayan, laganap ang gulo. Hindi ba kayang masulusunan lang ng gusto? Kalit ng taong bayan, nagkakahalip uyo. Pagto sa ating bayan, sari-saring tagpo. Laganap ang patayan, laganap ang gulo. Hindi ba kayang masolusyonan lang ng gusto? Kalit ng taong bayan, nagkakahalip uyo. Katarungan, magkakaisa, buwang mga simulain ng aming pag-iibaka. Nais natin ay lipunan na malaya at makabayan. Nais natin ay lipunan, makatao, makatarungan. Ito ang ating panata. Pagkainindigan, ito ang ating panata at pahinindigan. Demokrasya, hindi diktadura, kanayaan at hindi kawena. Napakalang ng bayan, hindi lang tayo, magkakaisa ng buong bayan. Sinong bayan, ayaw magkaisa. Laban sa uwing mapagsamantala. Awon bayan, sulong bayan, magkakitisip tayo sa gabi. Ito ang ating panata at mahihiligan. Ito ang ating panata at mahihiligan. Pero kasi
kalayaan at hindi kadena. Napakalan ng bayan, hindi lang tayo pagkapalisa ng buong bayan. Suyong bayan, tayo'y magkaisa, laban sa uring mapagsamantala. Bangun bayan, sulong bayan, magkaibisip tayo tungo sa dalga. Tayo'y maghahanda ng daan, alang-alang sa ating bayan. Ngayon ng panahon sa pagsusulong. To cut the Bastille project to a speed to the Philippines, if the so-called extradition for the protests continued with a march from the Senate building to the U.S. Capitol. Protesters delivered what they called the real state of the Philippines. They said it's up to the Filipino people to stand up and fight for real change. Ting sa bayan, salot na malupit. Sa bawat mahawa, dumapo ang sakit. Ang utos sa tao, sa bahay magkulong. Let all belong to me.
Nasaan ang plano? Amin lang matanong. Sistema ang hanap sa ating pagsulong. Magnil ka bayan, magsurit, magbantay. Saan na pupunta bilyones sa kaban? Ang dapat ayuda baka maibulsa. Kabayan, dapat mong ihayag, hindi ka papayag sa gawaing palasak. Sa baba, sa taas, iba-ibang batas, hindi lamang sakit, salot na kaharap. Kahit nagluluksa, ngayon ay garap, ngayon ay garap, ngayon ay garap. Kakaibang digma. Sa Organize for Democracy and Integrity o LODI, isang maalap na pagbati sa mga kapwa Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Nakaharap tayo pare-pareho sa kamandag na tinatawag na COVID-19. Napakarami na sa hanay ng overseas o migranteng Pilipino ang tinamaan ng COVID, lalo na ang ating mga health frontliners. Ganoon din dito sa bansa. Sa labas man ng bansa o dito sa Pilipinas, ang pandemya ay naghasik ng lagim at pait sa napakaraming pamilyang Pilipino. The pandemic also displayed how long entrenched systems of injustice and inequity and the rule of corrupt, brutal regimes exacerbated the harm wrought by the virus. On top of that, Rodrigo Duterte also used this disaster as a platform to cement the economic and political powers of his cronies. He also used the pandemic to launch blistering attacks against defenders of rights and people's welfare. His mad war on drugs continued to spill blood of poor Filipinas amidst the Laconian. His mad war on drugs continued to spill the blood of Filipinos amidst the lockdown. He said it was to rid the country of narcotics, and yet ito, apat na taon na, ang pulis daw, mas marami sa kanila ang gumagamit ng droga. Ito ang mga taong that brutally enforced Duterte's war. It just shows the bankruptcy of governance shortcuts. The people and the communities brutalized are your own. The message that Duterte seeks to impart, that the courts are not needed to punish whoever the powerful deem guilty, will impact on the lives of your loved ones back at home. That undermines all your hard work for your families as the claws of power sink into
many areas, siphoning off state resources, placing them into the pockets of the powerful, leaving very little for our people. The arts and the media community did not fall silent these last 4 years. In the visual and performing sectors, they have distilled the horrors of injustice and corruption in their arts. Journalists and news outfits continue critical reportage, even amid a never-ending stream of assaults, including more cases filed against Rappler, the forced closure of ABS-CBN's free broadcast, a spike in cyber libel cases, and other threats against free expression. Community and the alternative media are at their most vulnerable with the stepped-up witch hunt against critical voices. The government justifies this as a war against terrorism. Pero wala naman silang rebelde talagang nahuhuli. Puri mga legal activists and dissenters, mga taong who point out the evils that this government does and who demand accountability. At least 3 journalists, including editors of independent news media, are in jail simply for being truth tellers. The latest cases involve Manila Today editor Lady Anne Salem and College Editors Guild of the Philippines alumna Romina Astudillo. Red tagging, what this witch hunt is called, paves the way for physical attacks. 350 activists have died under Duterte, and according to Karapatan, every one of them had been red tagged before the murderers came. Many more are under siege for standing with rural folk and urban workers, urban poor, teachers, all sectors, but especially the rural poor, as they battle to save our environment and cultural heritage from mega dams, new mining projects, and other land grabbing schemes that only enrich the rich. But the people are fighting back. However, we will need everyone's help. We encourage all migrant Filipinos to amplify the stories of truth tellers here and to organize wherever you are to aid the struggle back home. Nakikiisa kami sa inyo, mga bagong bayani. Naway tulong-tulong tayong lumaban para sa isang malaya at makatarungang lipunan. Thank you.